Hello, welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog, pag-uusapan po natin at sasagutin din natin, no, kung mahal nga ba or mura lang ang pag-aalaga or ang pagko-collect ng ating mga succulents. Cacti and succulents, okay? So maraming factors, no, kung ano yung pwedeng mahal sa akin, pwedeng mura sa inyo, yung mura sa akin, pwedeng mahal sa inyo. It depends talaga yan, eh, no? So kaya alamin natin yung mga presyohan, no, ng mga materials na ginagamit. Disclaimer lang, so pwedeng mura sa inyo or pinagkukunan nyo kasi it depends sa availability, no? Kung example, marami yan sa Antipolo, so technically yung supply, kung madami, mas mura yan. Kung medyo konti yan sa area nyo, expected yung mas mahal. So nagbabari po talaga, no, ang ating pricing. Okay, so start na po tayo. So start na po tayo. So tinatikos tatlong components, no, yung mga kailangan natin kapag tayo ay magko-collect or mag-i-start pa lang. So of course, bibili tayo ng plants. So pasim tayo, bisa kamay ko, dumi, no. Kanina pa ako nagtatanim. So first of course, yung plant, then yung pot niya, and yung soil mix natin. So start po muna tayo sa plant. Iba-iba po ang pricing ng mga plants, no, kasi meron din natawag na imported, meron na tinatawag ng mga common or mga locally grown naman po. Ayun. So, sa imported, of course, mas mahal po yan. It depends sa species, no, kung rare yan. Meron po tayong common, semi-rare, may mga term pong ginagamit ngayon. Okay? So, kapag common po, like this one, depende naman yan sa size. Pero ito, mabibili nyo po ng price range po nito is 50 to 100. Okay? Kapag sa local garden kayo bibili. Pero kapag sila reseller, mas mahal na po yan, ha? Kaya mas maganda na kung saan binabagsak. Okay? So, kapag sa local garden po kayo bumili, matik yan na mabibili nyo ito, nakalagay pa yan siya sa kanyang plastic pot. Hindi pa yan nakalagay sa corrugated or plastic na ganito. Okay, yung decent pot na hindi pa. Kasi syempre sa nursery pa yung galing or sa local garden pa ginrow yun. Diba? So, nakalagay pa yan sa plastic pot niya. So, yung price range po nito, again, is 50 to 100. Depende po yun sa size. Merong 100, medyo malaki na yon. Merong token size, 50. Or minsan naman may 80. Okay? So, may 80 po. Yung iba kasi nagtataka, may isang beses, yung hindi, wala pa talagang alam sa pagko-collect ng succulents. So, magugulat sila, bakit may tag 600, 400? Kasi yun po yung mga, ano natin, Korean succulents po natin. You know, mga imported pa po yun. Mahal din yun kasi shipping pa lang. Okay? So, may mga common naman po tayo na magaganda. So, doon po tayo mag-start. Meron nga tayong tag 30 pesos po na succulents. Meron nga po yun, mga common drug natin. May 30 pesos tayo, rose cabbage, black prince. Sila po yung mga tag 30 or 35 pesos. So, for a while, dagdag ko lang. Ito ay nasa 100 pesos. Pero ako na lang nagpalakit, nagpaganda. This one is 80 ko ito nabili and this one is 80 also. So, these are Korean succulents pero locally grown in the Philippines na. Okay? So, may kanya-kanyang advantage yan. Mas madali silang buhayin sa lowland kasi nakapag-adapt na sila sa climate ng Philippines, no? Although may microclimate pa tayong tinatawag pero maliit na lang yung difference nun. Okay? Pero iba yung effect nun sa plants. Kung nalilito kayo, hindi nyo alam yung microclimate so yung ganon, search nyo na lang po. Okay? So, proceed naman tayo sa soil. Now, proceed po tayo sa pot. Yung mga pot po na bagay sa kanila is itong corrugated or depende pa rin yan sa size, no? Pero yung mga common na size ng succulents na mabibili natin sa local garden, ito yung mga bagay sa kanila. 4x4 po ito, no? 4x4 po yung size ng pot na ito. Merong circular, nandun dun sa may labas, hindi ko na na... for a while, kunin ko. So again, ang pricing po ng pot, of course, dependent yan sa kanyang size. So... first, meron tayong 3x3, meron tayong 4x4. Circular to, ito naman yung ano natin, pa-square natin, para sa yung 4x4. Meron tayong 6x6.
So, itong 3x3 na bibili po ay ng 8 pesos, yung plastic na ganito lang. Ganito din siya, same. Ito kasi ay size na 3x3. Pero ito, hindi to ay plastic ha. Ano lang, size reference lang. Yung 3x3 po mabibili nyo ng 8 pesos or 7 pesos. Yung, pero mas mura po ito nung sa Divisoria. Pero kung wala kayong chance makapunta doon, sa mga local garden natin, ang price range po nito ay 7 to 8 pesos. Ma-fit mo naman dyan. Kaya maganda na bumili ka muna ng plant mo bago ka bumili ng pot. Okay? Para ma-adjust mo yung pot mo. Ito ay 4x4. Okay? So, ito naman po ay 12 pesos. Itong circular na to. Okay? Itong corrugated na to, mas matigas kasi yung material nito kaysa dito. Ito ay 15 pesos. Pero, 15 pesos, ito rin ay 15 pesos. Ito ay 6x6. Okay, so mas medyo malaki kasi itong plant na to. So, hindi siya kasya sa 4x4. So, 6x6 ang ginamit ko. So, ito ay 15, 12, 8 pesos. Okay, 7 to 8 pesos. So, yan po yung sa mga pots natin. Okay, ito po yung example ng soil mix, no? Ito na po yung product. Okay, na pinaghalo-halo ko. Ito na yung parang output, kumbaga. So, soil mix kasi pinaghalo-halo natin yung ibang components. So, bawat components, binibili mo siya. Hindi kasi nagtatrive ng ganyang kaayos or ganyang ka-healthy, ganyang kaganda ang ating mga succulents kung gagamitin nyo lang ay puro lang na loam soil. Ganun. Okay? Kasi iba po ang karakteristik ng soil nito. Iba ang karakteristik ng ugat nila, masyadong manipis and ayaw nila masyado nag-hold ng moist yung soil nila. So, maraming factors na kailangan. Para ako po, pang vegetarian ng soil mix ko, no? Iba-iba kasi po ang soil mix. Pero ito, proven na po ito. No? Nakapag-grow na ako ng maraming cacti and succulents sa ganitong soil mix. So, ano po yung mga components ko dito? At sabihin ko yung price range, no? Paki-search na lang po, no, kung nabitin kayo kung bakit kailangan gumawa ng soil mix. Meron po akong video doon. Yung bakit kailangan ripat yung halaman. Okay? Sabihin nyo sa akin, di ba? May soil na naman ng plant pag binili mo. Kailangan nyo po kasi palitan yun. And paki-search na lang nyo yung reason kasi medyo haba yung video, no? So, ang components po nito, itong soil mix na to, is meron tayong rice hull. Yung ipa po, tama kayo? Ipa. Meron din tayong pumice or yung pumice natin. Ayan. Sa iba, libre lang to kasi pag nagbistay yung buhangin, pagbistayan ng buhangin, ito yun, no? Yung kailangan nila, di ba minsan ng purong buhangin lang, sinasala nila, ito yung matitira yung mga pumice natin. Iba-iba po ang size nito at meron tayo nung garden soil or loam soil. Loam soil po yung sinasuggest ko sa inyo. Ito po yung, ano niya, packaging, no? Ideal sa akin to kasi proven ko na ito. Maganda, marami siyang laman. So, price muna ng ipa. Pwede nyo itong mahingi, no? Pero sa local market, 100 po isang sako nito. So, isang sako na rin naman. Marami ng, marami ka ng ipa. Okay? Kaya wag po tayo ng iba na libre lang yun dito, eh. Kasi yung availability po, eh. Sa amin, dito sa Antipolo, wala naman pong palayan dito. Pupunta ka pa ng Murong, pupunta ka pa ng Tanay para makahanap ako ng palayan, di ba? Or mahingi yan doon. Pero, sa mga Gilingan, tama. Pero, hassle pa. Doon na lang ako bili. One stop na lang sa market, di ba? Bili na lahat ng materials. Mabibili mo ito ng 100 po yung isang ipa. Pero nagbabago to, no? Pwedeng sa iba, 40 pesos lang kapag somewhere na malapit ka na sa Tanay or baka nga 30 lang yan per sako. Okay? Dito po sa amin, Antipolo is 100 po yan per sako. Now, pumice tayo. Yung ginagamit natin dito na size, yung maliit lang, yung mongo size. Ang pumice po ay ang isang sako nito, yes, pero maliit lang yun, parang half sack lang, no, ay 200 pesos po ang isang sako niyan. May nabibiling tingi sa plastic ng yellow, 15 pesos po. Okay, so ang loam soil naman po dito sa Antipolo is 100 pesos yung ganito, pero kung sa Cubao mo to bibilin is 80 to 70 pesos mo siya mabibili doon. Okay, so ang tip ko na lang, hanapin nyo yung pinakamura. Kasi kung online kayo bibili, bayad pa kayo ng shipping fee. It depends kung anong mas ano sa inyo, convenient sa inyo. Okay, so at least may idea kayo ng mga price range. So, ang plant nasa 50 to 100, meron din tayong 30 pesos no yung common. So, ang soil natin, iba-ibang components and yung pot natin. So, kayo po makakasagot talaga kung mahal ba mag-collect ng cacti and succulents. Okay? Pero po bago po natin i-end, no, meron pa tayong tinatawag din kasi na fertilizer. Ito po, yung osmocot naman. Ito naman yung ideal
kasi iba-iba po ang ating fertilizer, no? Ito po ay slow release, okay? Safe po ito para sa ating mga succulents kasi hindi niya i-burn yung roots niya pag tamang pag-apply natin, okay? And gentle din siya kasi slow release nga siya. So water soluble to, kaya bawat dilig nyo, yung nawawash siya, natutunaw siya konti, yun yung mapupunta na food para sa plant nyo. Ang price range po nito, ang nabili ko nito no sa Cubao is 400 per kilo. So yung 200 pesos mo, half kilo yun, ang dami na po nun. Okay? So ang pag-apply naman nito is konti lang per plant. And ang tagal mo bago mag-apply ulit kasi matagal nga ito, slow release po siya. Makikita mo siya para magulaman sagod dyan sa top ng soil mo. So makikita mo naman pag wala na or depleted na, wala ka na makikita ang osmocote. Matagal po ito maubos kapag nilagyan mo sa plant kasi slow release nga siya. Okay, so tip lang ng kaunti bago natin i-end yung video natin. Huwag po kayong magsasabi sa mga seller natin na ang mahal naman ng plants nyo. Kasi kapag nasa seller na yan, okay, hindi yan sa malakihang farm. Example, ako nag-grow nito. Leaf propagation, sobrang tagal bago mag-grow. At makapansin nyo, may soil mix pa. Kung mabibili nyo ang isang plant na nakaganito na, complete na siya, kumbaga, alagaan nyo na lang, naka-soil mix na, nalipat na sapat, nalagyan ng osmocote, mas mahal po talaga yan. Yung price range nito, 250 to 200 niya na ibibenta yan. Depende pa sa size and sa species. Okay? So, huwag nyo sabihan ng mahal kasi kayo pa rin naman may hawak kung bibili kayo sa kanya or hindi. Hanapin nyo na lang yung pinakamura sa tingin nyo. Okay? At make sure lang na hindi kayo scam. So, ayun po yung mga pricing no ng mga materials ng plant, ng soil, ng pot. Okay, so I hope po na may natutunan kayo sa video natin, especially sa mga baguhan natin, no? At makahanap pa kayo ng mas mura at i-share nyo kung saan para yung mga magko-collect magkaroon ng idea. Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel po. And tanong pa po kayo, mag-comment lang po kayo kung may mga questions pa po kayo. So, ayun lang po for this vlog. Thank you!